So yun guys, mga katimbuki, dahil tayo nga ay magbabakasyon, iwanan muna natin siya ng sandamakmak na pagkain. Yan pala ang aso naming bully. This is Tuesday. Tuesday? Pantay ka muna dyan ha. Okay? Ang daming pagkain dyan. Pang 2 days yan. So what's up mga katimbukid? Dito nga pala, nasa traffic light kami ngayon. Papunta na nga pala kami ng mahihay niyan. Time out muna tayo sa Bukirin. Dito nga, sa walo lang kami magra-ride. Paano ba naman, madaling araw pa sila nakalakad. Kami, ito, tanghali na kami lumakad. Bali sa mahihay nga pala kami magbabakasyon ito. Mga siguro, mga 3 days kami mag-stay doon. At salot nga pala sa mga tagabantay ng kalsada, ang ating mga enforcer, na kahit naman napakainit, tirik na tirik ang araw, nandiyan sila. At dito nga, sa pagkakaalam ko, hindi ko alam kung nasa na kami. Bali, first time ko lang naman talagang bumiyahe, pamayayay, ng solo. Dahil nga tanghali kami, ito, solo talaga at naiyong kami. Pero syempre, okay lang yun. Napakaganda naman ang mga tanawin na makikita mo sa mga dinadaanan mong lugar. Syempre, dahil tanghali ka na nga, ito na, dadatnan mo, isang damakmak na traffic. Kaputol-putol din naman ang traffic. Hindi naman siguro napakatagal. Dami naman talaga inaasahan mong magbabakasyon sa kanilang mga lugar. Kaya nga kahit naman napaka-traffic, tuloy-tuloy pa rin kami yan. So, dahil wala naman akong dashcam dito, ang misis ko na lang ang pinag-video ko. Ito nga, nakarating na kami ng Victoria, Laguna. Siyempre, standby muna kami dito sa trapikan. Napaka-traffic naman talaga. O, ayan, oh, Victoria, Laguna kami. Oh. Kita niya naman. So dito nga, nakarating na kami sa mga naglalakihang itik. Shoutout nga pala sa mga team itik dyan. Baka sa inyo na ito. Dito nga sa banda rito, narating din namin ang Santa Cruz, Laguna. Napakahaba naman talaga ng biyahe at adventure. So hindi ko nga alam kung malapit na talaga kami o medyo malayo-layo pa ang bibiyahin namin dito. Dahil hindi ko nga alam at hindi ko rin kabisado lahat dito. Pero ang sabi ng pinagtanungan namin, pag dumating na sa Jollibee, doon na daw kami kumahan. Pero imis na kumana kami, kumaliwa kami dahil gutom naman talaga na kami. Dito nga, nag-stay kami sa may labas dahil puno naman sa may Jollibee. Dito na lang kami kumain ng pananghalian. Food trip na naman ang mga bukid. Oops, mga itik ata yun. At dito nga, nagpasya na uli kaming bumiyahe para di na kami abuti ng hapon. At dito nga, narating din namin ang Magdalena. At dito nga, tuloy-tuloy pa rin kami sa pagbiyahe dahil alam kong malapit na siguro kami. Napakarami namang pasikot-sikot at napakarami namang paahon. At dito nga, halata mo namang pagod na yung cameraman namin kaya yung kuha ng video, talagang umaalog-alog naman niya. At syempre, dito nga, narating din namin ang Liliw. Bayang Mapangaliw. So eto nga, excited din yung aking bunso na makakarating na kami ng mahihay. Feeling ko lang naman dito, medyo malapit na naman talaga kami. So syempre, di ko naman may mustra sa inyo kung nasa naman talaga kami dahil hindi ko alam itong mga lugar-lugar dito. Kaya bumabase lang ako sa mga arko na nadadaanan ko. Ito nga, may nadaanan kaming isang paliguan. Medyo maraming tao dito. Nagsisiliguan na sa ilog. Syempre, eto nga, sa wakas, narating din namin ng lahihay, mahihay. Medyo pagod sa biyahe, pero okay lang, nandito na naman kami. Nga namin sa aming bahay na tutuluyan, nakita ko na agad ang aking pamangkin na si Balbon na pinaglihi sa gutom. Gigutom niya, kaya binigyan ko na agad siya ng kalamansi para magising. Dito nga, pagpasok ko sa loob, nakita ko na ang ate kong malakas uminom pero hindi nabili. Napakakunat naman talaga niyan. Kahit yan ay malasing, hindi yan bibili. Ito nga eh, mga nagre-ready na sila dahil nga kami lang talaga ang inaantay. Mga excited nang bumaba sa ilog. Dito nga, nag-umpisa na kami bumaba sa ilog nito. Dito nga, nakakita kami ng mga kabayo habang pababa kami sa ilog. Ayun na sila, oh, pababa na. Dito nga eh, napansin tayo ng isang tropa at kumaway-kaway pa sa atin yan. At syempre, tinanong tayo kung tagasan tayo. Taga ano pa kami, ka, Binyan. Sa ano, Mamplasan. Binyan. At dito nga, nakakita kami ng suso sa may lagusan ng mga tubig. Kaya sumaglit lang muna kami tumigil ni kuya para makakuha ng mga suso. Napakarami naman kasing suso at saka mga maliliit na alimasag. Kaya kita nyo naman kumuha ng suso ang kuya ko. Napaka-expert naman talaga. Sa daw yan sa napag-aralan niya, siya yung nag-aaral sa kolehiyo. Nakakita nyo naman, napakarami suso dyan, no? Ayan o, oh, kuya ko. Alam na alam ang mga kinukuha niyan. At dito nga, nakita namin yung mga kabayo. Mga nagtatrabaho pala to. Nakala ko, mga naka-display lang doon. Puro mga nagtatrabaho pala to. O sisipag naman ang mga kabayong to. Napakaganda naman talaga dito. Kita niyo naman ang agos ng tubig dito. Napakalinaw pa. Ito nga, napakaway ang mga nakasakay sa motor. Mga pamakin ko yan. Napakadadaya naman. Kami naglalakad, sila yung nakamotor. At dito nga, nakasalubong na naman namin yung mga kabayo na mga nagtatrabaho. Napakasipag talaga. At dito nga, muntik na akong tamahan ng kahoy na yan. Kaya napailagla lang ako dyan. Dami naman nilang kahoy na inaakyat. Siguro sa isang araw, nakakaisang truck siguro sila. Mukhang veterans naman ang mga nagtatrabaho na dito. At dito nga, nadaanan din namin yung waterfalls. Napakaganda naman talaga. Pero syempre, hindi naman iyan yung pupuntahan pa namin. Sa may pababa pa muna kami. At syempre, nakikita niyo naman ang kuya ko dyan. Pababa na yan.
bababa ng pababa. Kung kayo siguro bababa dito, hindi nyo mapipigilan ang sarili nyo, bababa at bababa talaga ang paa nyo. Napakabilis naman talaga pababa, pero pag paakit na, napakahirap naman daw talaga. At dyan nga, makikita nyo naman ang ilog na napakaganda at napakalawak naman. Siyempre, di pa ako bumaba nyan, dito muna ako sa tulay. Ang ganda naman talaga ng view dito. Nakukuhanan ko naman ng malinaw sila dyan, no? Nasa baba na sila. At yun nga, mga ganapan sa babang yan, napakaganda naman talaga. Siyempre nga, di pa ako bumaba dyan, dumaretso pa ako sa may handa, nasa may tulay. Yung nakakatakot namang tumulay dyan, maalog-alog, para ka lang mahuhulog. Oh siya, tayo ay maligo na. At dito nga, napakaway pa ang aking bayaw dyan, hay daw. At yung mapapansin nyo nga, yung mga batang yan, tinatalo nila yan, simula dyan sa taas hanggang dyan sa may ilog. Para sa akin, napakadelikado naman ang mga ginagawa nila. Kaya ito, bumaba na ako, at nakita ko na naman nga, yung kabayo na nagtatrabaho. Dyan ito pala yung tinatawag na kahit kalabaw, kahit kabayo. Ibig sabihin na magtrabaho ka na parang isang kalabaw at parang isang kabayo. Napakarami rin naman tao dito talaga, oh. Dinadayo talaga. At dyan nga, nakaako na sa wakas ang kabayong yan. At syempre, dito nga, nakapwesto na kami dyan. Yan, nakapwesto na kami. Dito nga, kung mapapansin nyo, ang aking ate na hindi naman marunong bumili. Sa gana lang yung uminom at sa pulutan, pero hindi yung bibiling talaga. Dito nga, kami nagiinuman ng konti-konti lang naman. Bawal naman talaga maraming inumin. Kasi pagka ikaw yung maraming ininom, pag umakit ka at nahulog ka, tuloy-tuloy ka pabalik. Kaya bawal ka malasing. Kaya yan, nakaisang bote na kami dyan. Hindi na namin sinundan yan dahil kami mga magsisiligo namin talaga dyan. Magsisilangoy naman kami dito. O tara na, mga magsiligo na rin kayo. Yun lang, napakalamig naman talaga ng tubig. Kaya umaho na lang din muna ako. Alam mo yung galing sarap na tubig, ganun na ganun ang lamig. Kaya kaya ng ate ko, pinulikat na. Sobrang lamig naman talaga ng tubig. Kaya yung iba dyan, mga hindi na nagsibalik dahil napakalamig naman talaga ng tubig. Ito nga pala yung nakuha naming suso. O, napakarami dito. Napansin ko nga si kuya, dito na nag-shampoo. Ubusan naman daw sila ng tubig, kaya dito na daw siya naligo. Ang ganda naman ang ilalim ng tulay. O, napakahaba. Dito nga, nagpa siya na kami umuwi. Paakyat na kami. Tingnan natin kung sino magagaling umakya. Sino malalakas ang resistensya at malakas ang binte. Talaga naman mapapagod ka. Paakyat pa lang. Umpisa pala ng pag-akyat yan. Napakatarik naman talaga pagpaahon. At dito nga, kung mapapansin niyo yung ate kong yan, no, hirap na maglakad. Hindi ko alam kung ano nangyayari na sa kanya. Nasa baba pa lang kami niya, hindi pa yan masyadong paahon. Habang pataas kasi ng pataas, lalong tumatarik. Tingin ko yung bagal mo sa pag-akyat, para ka slow mo kung maglakad. Ganong kahirap umakyat dito. Dito nga, naunahan ko na yung ate ko dahil napakabagal na ng lakad niya. Siyempre, dito, binalikan na namin yung falls, water falls. Napakaganda naman talaga dyan. Napakalamig ng tubig dyan. Tigas ka talaga dyan. O, diba? Napakaganda. Napakaganda pa ng view. Napapasigaw ka naman talaga ng IKMJS mo na yan. Parang mga bata na nakawala sa hawla. Parang isang taong hindi ka pinalabas ng bahay. At nung pinalabas ka nga, eto, nagsayang-saya. Este, ang sayang-saya mo talaga. Mga nagbabalak magmahay-hay dyan. Napakarami talagang falls dito sa mahay-hay. Bukod sa maraming falls dito, napakalamig naman talaga ng tubig dito. Ito nga, halos sinusulit namin yung bayad namin sa entrance. Este, wala nga pala ditong entrance. Kahit nga iuwi mo yung falls eh. Wala naman talaga magagalit sa'yo. Sayong-sayo na yung falls. Wala ka na masasabi sa ganda ng view dito. Okay, yun namin masabi kung ano masasabi nyo. Saan lang naman talaga natin maranasan niya sa isang taon. Kaya sulitin na natin. Ako, pati dyan nga, nilangoy ko na na nilangoy. Sobrang tuwa ako nga dyan, oh. Sobrang nag-i-enjoy naman talaga ako. Naiiwan na nga pala ako dyan. Kasama ko lang yung asawa ko at sa kuya. At dito nga, nagawa namin ni kuya yung lamangoy sa umagos na tubig. At dito nga, nagtatapos ang buong araw namin dito sa part 1 ng Mahihay. Dito, nakuha na matulog ng ating walasinggera na hindi naman marunong bumili.